isang mapayapang umaga sa unang araw ng Agosto. Magandang umaga, oras na po upang tayo ay mag-almusal, mag-alay, magbuni at magdasal. Kamusta na po kayo? Kayo ba ay nababalisa o nababahala sa napipintong lockdown dahil sa diniklarang ECQ at GCQ? Huwag kayong mag-alala sapagkat hindi tayo nag-iisa. May mabuting balita para sa atin sa linggong ito. At ito ay matutunghayan natin sa panulat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 26 hanggat 34. Ito po ay Ebanghelyo na nagpapatuloy sa talinhaga ng pagpaparami ni Jesus ng tinapay at isda, kung kaya't hinanap siya ng mga tao kahit saan siya magpunta. Kaya tinanong sila ni Jesus, "Hinahanap niyo ba ako sapagkat nabusog kayo sa tinapay na kinain niyo na ibinigay ko sa inyo? Magtrabaho kayo hindi lamang sa inyong mga pangangailangang pangkatawan, kundi kailangan magtrabaho kayo upang mabusog din ang inyong pang-espiritual na pangangailangan. Hindi po ba tumpak ito sa ating panahon ngayon? Lalo na ngayong magkakaroon na naman ng lockdown, marami ang magugutom, marami na naman ang mawawala ng trabaho dahil hindi sila makapasok. Subalit, panghawakan natin ang salita ni Jesus. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang kanyang tinapay ay tinapay na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Subalit bilang mga tagapagsunod ni Jesus, tayo naman ngayon ang magbibigay ng pag-asa at magdurugtong sa buhay ng ating kapwa. At yan ang misyon natin. Totoong-totoo nga po na si Jesus ang tinapay na nagbibigay ng buhay at sino mang kakain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At tayong mga sumusunod kay Jesus, tayo ang kanyang katawan dito sa lupa. Tayo ngayon ang magbibigay ng buhay sa ating mga kapwa na nangangailangan. Ang ating kaunting tulong ay malaki na at makakapagtugtong sa buhay ng iba, lalong-lalo na yung talagang nangangailangan. Yan po ang tatlong bagay na nais kong mapagtuunan natin sa ating pagninilay. Una, ano nga ba ang ating dahilan sa pagsunod kay Jesus? Pangalawa, ano ang ating magagawa upang matupad ang ating misyon na magpalaganap ng kanyang salita, na kanyang sinasabi na siya ang tunay na tinapay na magbibigay buhay? Ano ang maitutulong natin upang madugtungan ang buhay ng mga taong sa atin ay nakasalalay? Magdasal po tayo. Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ang tinapay na nagbibigay buhay. At kami ay nakakakain ng iyong tinapay. At dahil dyan, nagkakaroon kami ng iyong katawan. Kami ang iyong katawan dito sa lupa. Tulungan mo po kami na madugtungan ang buhay ng aming mga kababayan at ang mga kapwa namin nangangailangan kahit sa kaunting paraan. Amen.